Yun, di ba mga kapatid? Ganun talaga kasi pag nagpa-practice ka, hindi naman lahat yan perfect agad yan eh. Pero mayroon tayong guide na hindi na sinusunod na para hindi ka mahirapan. What's up mga kapatid? Ayun, nakita nyo naman, hindi ako nagda-drive ha, mga kapatid. Bagong estudyante. Yan mga kapatid. Ano lang, yung practice pa lang, practice. Nagpa-practice-practice na siya nung mga nakaraan pa. Kaya ngayon marunong na siya magpatakbo. Ang kulang na lang hasa. Kailan hasa na lang mga kapatid. Yan, sa mga gustong matuto dyan, mag-drive. Marami akong video dyan na tutorial sa starting ng pag-drive. Kaya mga kapatid, sa mga bago dyan, paki-subscribe at paki-hit yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video at paki-like and share mga kapatid. Meron tayong Facebook page, hanapin nyo lang Robert Sabordo. So Robert Sabordo mismo, yung page natin, tsaka sa community, lagi ako nagpo-post doon mga kapatid. Sana tuloy-tuloy lang supportan natin mga kapatid at maging katulad tayo ng iba na pag kumita na tayo dito ng maganda-ganda, makatulong din tayo sa mga mahirap, makakatulong din tayo sa mga nasa lanta. Sa ngayon, di pa tayo makakilos mga kapatid kasi wala pa tayong fund, wala pa tayong budget na sapat. Kaya sana tuloy-tuloy lang ang suporta mga kapatid at mag-skip yung mga ads para balang araw makatulong din tayo sa mga mahihirap na mga nangangailangan mga kapatid. Plano ko na yun. Pero sa ngayon kasi kulang tayo sa budget, wala pa tayo kinikita kaya tuloy-tuloy lang suporta mga kapatid. Maraming salamat sa mga solid dyan. Okay, yan na mga kapatid. Paahon na kami, paahon. Yan, paahon na yan. Ayan. Bago kami dumating sa ano sa pinaka ahon, nagkampi siya. Kaya naman kasi empty pa kami. Ayan. Ha? Puro ang style diyan talaga. Ayan, balik segunda. 'Yon, 'di ba? 'Yun ang style diyan bago ka dumating sa taas na medyo nagalanganin na 'yung sasakyan. Bawas ka. Downshift ka, mga kabady. Downshift. 'Yon. Ayun. Okay. Ayan na mga kapatid. Basta sa mga ahon, nabiting kayo sa mga ahon, huwag kayong magbitaw ng preno hanggat di pa kayo matapak ng silinyador. Pagbitaw mo ng preno, kailangan diretso apak agad ng silinyador. Nakakambyo na kayo ng premiera para walang atras. Tsaka yung tinuro ko mga kapatid, yung half-clutch. Half-clutch nyo siya para wala kayo talaga kayong katras atras pag sabitin. Ayan. Ayan, di ba mga kapatid? Ganun talaga kasi pag nagpa-practice ka, hindi naman lahat yan perfect agad yan. Pero meron tayong guide na hindi na sinusunod na para hindi ka mahirapan. Kasi nga, hindi nagbayad na tayo eh. Ayan. Okay na po, nagbayad. Dito kami sa Saranay. Pre-no. Ayan, tapak-tapak. Balik. Ayan. Wala ka naman ibang tatapakan yan. Basta kung mga kalade, pag nag-practice kayo sa lusong, halimbawa, luger ka, lagi sa luger lang muna tayo. Tapos wala kang ibang kakampi dyan kundi preno lang. Preno lang talaga. Patience of mind ka lang. Pag naalanganin ka, sa preno lang tayo kakapit. Kasi yun lang talagang nag-iisang kakampi natin dyan sa mga alanganin na. Kailangan pumrino, pitik-pitik ka lang ng preno para hindi ka bumulusok. O, siyempre sa practice talaga, ganun talaga mga kapatid. Kaya mas okay rin na mayroong nag-guide para siyempre alam ng nagpa-practice kung ano ang ano niya ang gagawin. Diba? Yan. Diba? Marunong na siya mga kapatid. Kaya kailangan ng lagi-lagi lang siya makakahawak. Kasi nga, ano pa eh, practice. Nakakapatakbo na siya. Ayun, minsan namamatayan. Ganun talaga. Reno clutch. Ganun lang yan. Reno clutch. Ganda.
Huwag ka muna mag-blend. Sige, huwag mo tingnan. Yan na yan. Nakasegunda lang tayo. Ayan. Pagkalibre na. Oh. Pino ka pa rin kasi lumulukong naman siya eh. Ayan. Pagano'n ka na konti na. Konti lang. Ayan. Basta sa plano pa rin. Yun, di ba? Smooth lang siya. Okay lang. Plano lang. Ayan. Ganun lang talaga. Yun, di ba mga kapatid? Ganun talaga yan. Kasi, practice makes perfect. Sabi nga ni Maestro, Perfecto de Castro, yung sa River Maya, si Perfecto yun. Yung gitarista ng original na River Maya noon. Practice makes perfecto. Yan, di ba? Kaya tayo nagpa-practice para ma-perfect natin. Walang nagpa-practice na perfect agad. Ganun lang mga kapatid. Di ba? Pagka marami tayo ditong bubong, huwag tayo dapat didikit. Kasi nga, ang tala natin track, van siya. O kaya, lalo pag wing van, mas mataas yun. 10-wheeler na wing van, o kaya double I-beam, mataas yun. Kaya, pagka nasa gilid tayo ng highway, tingnan natin kung may mga signage. Yung mga establishment, yung mga signage nila minsan abot ng track. Kailangan huwag tayo masyadong gumigilid. Tapos tingnan din natin sa kaliwa yung guhit natin sa separator, yung sa gitna na hindi nila natin nalalampasan. Ganun lang para hindi tayo sumabit sa wire. Kasi sa starting natin mga kapatid, hindi natin pwedeng diretso ng magkikinta na hanggang kinta kasi hindi mo pa masyadong kontrolado ang manibela. Kaya iwasan nyo muna mag-high gear ng mag-high gear. Hanggang tersira lang muna kayo. Baliktarin ko yung camera para makita nyo. Nakikita nyo yung side mirror, di ba? Oh. Makikita natin dyan kung may lumulusot. Ayan, diretso lang tayo. Ayan. Di ba? Diretso lang tayo. Makikita natin yan kung may lumulusot. Ayan. Tsaka kailan pag nag-practice kayo mga kabady, naparami na naman yung kabady ko, pagpasensya nyo na. Sa isang video yata, kung bilangin nyo yung kabady, mas marami pa. Mas marami. Kaya minsan, pagpasensya nyo na. Ganoon talaga kasi nasanay na ako tumawag ng kabady ng kabady. Ayun. Pag nag-practice tayo, maluwag ang kalsada. Ayan. Pero, pag maluwag, sa kanan tayo lagi pupwesto. Kahit mabagal lang tayo, hindi natin naharangan yung mga dumadaan. Di ba? Hindi natin naharangan yung mga dumadaan. Tsaka yung mga nakahinto, ayun oh, di ba? Sakto lang yan. Pina mga kabady. Hanggang tersira lang siya. Tersira kasi hindi naman natin pwedeng mabilis din dito. Yung kalsada natin, maluwag siya pero siyempre ang manibela niya, hindi pa siya ganun ka bihasa sa pagmanibela. Pero kaya na niya magkambyo. Pero huwag nyo munang lituhin yung sarili nyo sa pagkambyo. Practicein nyo muna ang pagmanibela. Pagkuhang-kuha nyo na ang pagdadrive ng manibela, kuhang-kuha nyo na kung paano lumiko. Medyo mabilis na yung catch up nyo sa silinyador tsaka preno tsaka yung clutch. Mabilis na yung transition nyo. Wala nang problema yon. Pwede na tayong magkambyo ng kwarta hanggang kinta. Yan. Kaya ngayon medyo hindi pa tayo ganun kabihasa. Hanggang tersira lang muna tayo. Yan. Hindi pa tayo ganun kabihasa mga kabady. Tersera, primera, segunda, tersera. Huwag natin muna pilitin na magkwarta at magkinta para hindi mabilis. Kasi mabilis na yung kwarta at kinta. Ang problema dyan, hindi mo pa kuha kung paano magmanibela ng mabilis. Kaya huwag masyadong saka silip sa kanan. Kasi may lumulusot ng mga motor. Yan. Kaya lagi natin sisilipin yung dalawang side mirror. Lalong-lalo na yung sa kanan. Yan, di ba? Ganun lang mga kabady. Sana may nakuha kayo dito mga kabady na kunting tip. At saka sa mga gustong matuto pa mag-drive dyan, huwag masyadong magmadali. May mga video ako dyan. Within one day, marunong ka na mag-drive. Kung yun gaya, sundin mo yung tip ko dyan. May mga tips and ideas akong senior dyan sa ibang video na kung paano mabilis matuto mag-drive. Yan. Diba?
Ayun, may kabayo pa, oh. Oh. Oh, pati yun, di ba? Dito kami sa Saranay, mga kapati. Yan. Dalawa lang kami. Sige, kapati. Ngayon, medyo masikip na yan doon. Kaya palit muna kami. Sa sunod na araw naman, o kaya mamayang hapon. Ganun lang, kung gusto mo matuto, huwag masyadong madaliin ang pagkakambyo. Yan. Ano lang tayo, yung alalay lang. Yan, palit na kami mga kabady. Okay. Sa mga bago dyan sa channel ko, ha, pakisubscribe at pakihit yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. At pakilike and share mga kabady. Tuloy-tuloy lang support mga kabady at huwag skip yung ads para makatulong din tayo sa ibang mahihirap pagka kumita na tayo kahit papaano. Okay mga kabady, ha. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Adjourn.